Yung una akong pumunta sa doktor nung nakakaranas na ako. So, ang unang ginawa sa akin is parang in-interview ako. Siyempre, pati yung history. Ang daming tanong, tapos binigyan ako ng listahan ng mga bawal kainin para hindi lumala yung nararamdaman ko na acid reflux, heartburn, o kaya yung GERD na doon. Tapos, nung bumalik ako, kasi nga may mga nagsusuka na ako at may mga times talaga na ang tagal nung acid reflux ko pabalik-balik. Tapos, parang dito nabubulunan ako. Siyempre, papayuhan ka rin talaga na mag-change ng lifestyle, na huwag kakain ng sobrang dami. Kasi nung nauso yung buffet talaga, buffet ako ng buffet kasi libre yun sa office. Ayan, saka kati-take advantage ko. At saka minsan kasi, siyempre, pag nag-buffet ka, gusto mo, masulit mo yung pera. So, kahit nabusog ka na, kain ka pa ng kain. So, ayun yung nangyari na isa sa akin. So, yung pagbalik ko, parang in-advise ako na magpa-endoscopy, pero sobra yung takot ko, bes. Takot na takot ako kasi may ipapasok na para siyang tubo na maliit na meron siyang lens dito sa ano, camera daw yun. Tapos, papasok dito, tapos hanggang dito sa, siyempre dadaan sa esophagus mo hanggang mapunta dyan sa tiyan mo. Para malaman nila kung ano ba yung cause, kung ito ba ay bacteria, yung H. pylori. Siyempre kapag ka-bacteria, bibigyan ka ng mga antibiotics, yung gamot na, na nararapat para tamang gamutan yung mangyari. Pero sabi ko, kasi nga sobra yung takot ko, parang napilitan ako na mag-lifestyle change. Yung sa akin kasi hindi rin ako nakakaranas ng severe pain dito sa tiyan. So, naisip ko nga kung susundin ko yung mga lifestyle changes na yun, eh bubuti yung pakiramdam ko. Ang nangyari sa akin, bumuti nga yung pakiramdam ko kasi nga sinunod ko eh. Pero after nun, ang hilig ko sa kape, mahilig ako sa maanghang. Pabalik-balik siya. So, pabalik-balik siya, though alam ko na kapag nagkaka-acid reflux na ako, aayusin ko na siya ulit. So, hindi ako dumadating talaga dun sa point na yung nangyari sa akin ng unang beses na madalas. Basta pag alam ko na, ayan, nagkaka-acid reflux na ako, okay, babaguhin ko na naman lahat. Change lifestyle. Tapos, unti-unti na naman akong babalik sa dati. Actually, tuluyan siyang nawala. Hindi ko alam kasi kahit ang mga fatty foods ay sinasabi nila na bawal din dito sa ating GERD. Tapos, yung kape. Pero, nung nag-start ako na mag-keto diet, low-carb diet, dun talaga ako gumaling. Tapos, parang nagkaroon talaga ako ng responsibility kasi nag-umpisa na rin ako doon na mag-post ng video na ginagawa ko yung diet. So, dapat ginagawa ko talaga siya ng maayos para yung maibigay ko na information sa mga nanonood doon sa video ko ay tama. So, nung ginawa ko yun, as in tuloy-tuloy, consistent, nagkaroon na ako ng disiplina ko sa sarili ko, nawala talaga siya. Basta ang masasabi ko lang, nung nag-change ako ng diet at napakarami ko talagang nakita ng mga comments kung manunood kayo ng mga videos na about sa GERD at kapag may kinalaman yun sa keto diet or sa low carb, basahin yung mga comment doon. Yung mga iba doon, as in super tagal nila. Yung isa, meron pa akong napanood na super tagal na niya, para more than 10 years na siyang nakakaranas. Tapos nung nag-change siya ng diet niya, keto, low carb, ayun, nawala din. At yun na nga, yung isa sa nakatulong talaga sa akin is yung apple cider vinegar. Yun yung ginawan ko na ng video. Acid yun, pero yung hyperacidity, acid reflux, ganyan. Ipapaliwanag ko na lang kung ano yung mga na-research ko kung bakit nakakatulong yung apple cider vinegar sa next na video. Kasama ng mga symptoms, syempre, iiba-ibahin ko na lang per video para hindi super haba yung papanoorin mo. At saka kung gusto mong malaman lang kung about paano nakatulong yung apple cider vinegar sa akin, saka yung mga information ng symptoms, o kaya ng mga causes, at kung paano ba yung change of lifestyle na gagawin mo, at saka yung mga dapat gawin at iwasan, isi-separate-separate ko na lang para madali nyo makita. At syempre, para malaman nyo kung na-upload ko na yung mga susunod na videos, all you need to do is subscribe and click on the notification bell para ma-notify ka kung nag-upload na ako.
kung ako na nakaramdam ng more than 3 years ng GERD. So, nag-progress kasi siya eh. Hyperacidity, napunta tayo sa acid reflux, nakaranas ng heartburn, tapos mayat-maya nakakaranas, tapos naging GERD. Pero gumaling talaga ako. As in, totally nawala siya. Hindi ko na nga siya naalala eh. Until na, nung mga naggumagawa na ako ng video, tapos ang dami talagang nagre-request. Kasi madalas ko siyang mabanggit. Kasi yun yung main reason talaga kung bakit din ako nag-transition sa diet. Kasi nga, natatakot talaga ako. Kasi hindi ako makahinga. Alam mo yung feeling na hindi ka makahinga? Nakakatakot talaga. Tapos yung meron ka dito na parang, hindi bumababa kung ano man yung nasa lalamunan mo. At saka yung mga nararanasan mo na parang ang init, tapos umaakyat, tapos pag humiga ka kaagad ng flat, wala kang unan, magsusuka ka. At kapag nagsuot ka din ng hapit na hapit, magsusuka ka rin. So, syempre, nagsusuka na rin ako. So, hindi na rin talaga siya kaaya-aya at sobrang nakakatakot na rin siya. At ito yung mga sinasabi ko sa inyo guys na nakita ko na nagko-comment sa mga videos na gumaling sila sa GERD, sa kanilang acid reflux o heartburn dahil sa low carb diet or sa keto diet, pero hindi lahat ay gumaling. Kaya mas maiging kumonsulta sa mga doktor para sa tamang gamutan.